What's up, mga kapaparo drive ko? Naandito naman po tayo para sa panibagong topic. Isang napakahalaga at napakagandang topic sa pagpapatuloy po ng pag-aaral tungkol sa driver's license part 2. So, yung part 1 po natin is tinapik ko na. Ano ba ang driver's license? Ito po isang pribilehyo lamang at hindi po ito karapatan. Ito po ay piniram lamang po sa atin ng LTO management. Upang nasa gayon ay magkaroon po tayo ng layang makapag-drive sa kalsada. But then, suddenly, may mga violations po tayong mga dapat na pag-ingatan dyan. So, natapik ko na po sa mga previous ano ko, kung ano-ano mga violations na yon na mga dapat nating mga iwasan. So, dapat alam po natin yun. Upang sa gayon, hindi po tayo nagkakaroon ng violations. Pero, bago po natin puntahan ang topic na yan, kung ikaw ay ngayon pa lamang po napadaan sa aking channel na ito, wala ka pong ibang gagawin, kundi paki-subscribe po ang channel ko and isabay mo na po ang notification bell upang nasa gayon ay notify ka po sa lahat ng mga video ang gagawin ko pa. And paki-like and paki-share po sa iba upang nasa gayon alam po nila kung ano ang mga pag-aaral about driver's license. Marami po kasi yan. Hihimay-himay natin yan. Kaya nga may part 1, may part 2 ako, may part 3, may part 4 ako. So, pag-aaralan po natin maigyan. Although siguro hindi ko maiaano sa inyo, maibibigyan ng kumpleto ang detalye. But then, meron po kayong idea na 95%. Okay, punta na po tayo sa topic natin ngayon. Ang topic po natin ngayon is mga pamamaraan sa pagkuha para magkaroon ka po ng tinatawag na driver's license. Ito ba ay kaagad-agad? Magkakaroon ka ba kaagad-agad ng driver's license? Makakuha ka ba kaagad-agad nito? Or meron ka pang dapat na pagdaanan? So, kailangan po alam natin ito. Kasi baka mamaya gusto mo nang kumuha ng lisensya, ang akala mo ay magkakaroon ka kaagad ng license. So, mali ka po. Hindi ka po magkakaroon pa ng driver's license. Madali pa lang ang iyong magiging pagdadaanan. Step by step po yan at pag-aaralan po natin sa susunod nito. Pagkatapos nating mapag-aralan ang tungkol sa gate para ikaw ay magkaroon ng driver's license. So, ang una mo pong kukuhanin, wala pong iba, ay student license or student permit. Ano ang requirements na dapat mong ihanda? Dapat meron ka pong police clearance at birth certificate para makakuha ka po ng student license or student permit. So, ipapasa mo po yan para nang sa gayon, ikaw po ay ma-issuehan ng student permit. Okay, what is the next step? Kung meron ka ng ganyan, meron kayo ng mga banggit ko na documents. So, itetest ka po for medical exam. Ano-ano ang mga itetest sa'yo? Lahat po ng pwede mong gamitin sa pagdadrive ay itetest po sa'yo. Mata, pandinig, sa dugo. Ngayon nga, sa pagkakaalam ko, ngayon ay may tinatawag na silang drug test. Kaya kung ikaw ay gumagamit, baka doon ka bumagsak. So, it's your choice kung ikaw ay gagamit kapag nagpa kumuha ka ng tinatawag na student license. Bakit po nila kukunin yung iyong pandinig, yung iyong paningin? Mahalaga po yan. Makikita nyo dito guys, pag-aaral natin sa susunod, may mga condition po ang lisensya natin, which is meron niyang tinatawag na condition A, B, C, D, and E. So, pag-aaral natin yan.
ano-ano mga kondisyon na yan sa susunod po na ating mga topic. So sa ngayon, yun lamang po ang ating pag-aaralan patungkol dito sa tinatawag na student license or student permit. So kung pasado ka na sa mga test na yan, ang kasunod po niyan ay magbabayad ka na. Pila ka na para sa pagbabayad. Okay. Meron ako nakalimutan about guys doon sa tinatawag na police clearance. Hindi ka po kukuha ng police clearance na ang dahilan ay applying for work, no? Or looking for job. Hindi po yon. Hindi po pang apply ng trabaho ang kukunin mong police clearance. Ang kukunin mong police clearance po is for LTO purposes. Yun po ang iyong ipalalagay doon sa police clearance, no? Take note ha. Take note. Huwag kang kukuha ng ipapalagay mo ay yun nga, applying for work. No. Hindi po yun doon gagamitin. Hindi po yun i-honor. Sayang lang ang iyong pagod. So, ngayon pa lang, at least alam mo na kung ano ang uri o ang klase ng police clearance na iyong kukunin sa police station. So, may nakalagay na for LTO, for possess. Okay? Wala pa pong exam dyan. What are you going to do is magbayad ka, at pag nakapagbayad ka, antayin mo, ipaprocess yan, waiting ka, and then kung kailan yan lalabas, on that day din mismo lalabas yan, releasing na po, releasing na ang kasunod niyan. So wala pong hirap ang pagkuha ng student license. Kasi nga po, ang student license ay gate lamang po yan para ikaw ay magkaroon ng driver's license. Ngayon, meron ka ng student license. Ilang buwan ang hihintayin mo para ikaw ay makapag-apply na ng driver's license, non-professional and professional. So, on my next video, yan po ang ating pag-uusapan, no? Pero tandaan mo, once may drang student license, hindi ka po pwedeng mag-drive without na may kasama kang professional driver or may professional driver's license. Hindi ka po pwedeng magsolo dyan. Once na mahuli ka ay may violation ka. Drivers without license ka pa rin po. Yan po mga aking sinasabing yan regarding po dyan sa student license na yan. Kung ikaw ba ay dapat na mag-drive na kaagad kapag may student license ka, na ikaw lang ay nagsosolo, wala ang kasamang professional driver, yan po ay lumalabas po sa LTO examination. Naandyan po yan sa tanong dyan. So kung kayo ay nakakuha ng exam, na-encounter nyo na po iyan. I hope so po guys na nakapagbigay po ako ng karagdagang information sa inyo or nabigyan ng inyong mga katanungan rather. Or sa madaling salita ay nabigyan kayo ng linaw, naliwanagan kayo tungkol dito sa pamamaraan sa pagkuha ng driver's license, which is ang una po ay student license po lamang. So I hope so guys na malaki po ang naitulong ko ng aking channel para po sa inyong kaalaman. So, kung kayo po ay mayroon pang katanungan, wala po kayong ibang gagawin, kundi just leave your comment down below and sasagutin ko po yan sangayon po sa aking nalalaman at sa aking kakayahan. At kung sakali pong hindi ko alam, ay pasensya na po kayo, hindi ko po sasagutin kasi baka mali po yung aking maging sagot, maging dahilan pa para i-bash niyo po ako. Pero kung alam ko po yan, ay akin pong sasagutin. Pero kung kaya ko po namang i-search yung inyong tanong, ay gagawin ko po. Okay? So, paano kung hindi pa kita kaibigan?
ngayon ka lamang napadaan sa aking channel na ito, ay wala kang ibang gagawin kundi paki-subscribe ang channel ko and paki-press ang notification bell and paki-like and paki-share din po sa iba. Upang nasa gayon, malaman din po nila ang tungkol dito sa driver's license na ito, mga pamamaraan sa pagkuha ng driver's license. Okay? So, paano? Inaasahan kong nakapagbigay po ako ng karagdagang kaalaman sa inyo at tulong na naman po bilang isang Pilipino na nagdagdagan po ang inyong kaalaman tungkol po sa lisensya or driver's license method para po makakaroon ng poli license. Okay? So, nandito naman po tayo sa ating paulit-ulit na paalala. Sa kakulangan ng kaalaman, disgrasya o aksidente ang maaaring kahantungan. Kaya po narito ang aking channel upang kayo ay tulungan at turuan. Paano? This is your Papa Rodri Vlogs na patuloy pong nagsasabi po sa inyo ng hasta la vista, baby. See you on my next vlog. God bless. Bye-bye. Love you all. See you.